Mahirap hatiin ang puso, di ba? Parang cake na paghinati mo sa napakarami, maliit na slice na lang ang matitira sa'yo. Kapag maraming karelasyon, paano nga ba magiging totoo ang pagmamahal? Hati na ang atensyon, hati pa ang oras. Paano magiging matibay kung hindi naman buo ang binibigay? Tandaan, ang pagmamahal ay hindi laro. Hindi ito contest kung sino ang mas maraming jowa. Ang tunay na pag-ibig, espesyal yan. Ibinibigay yan sa taong handang suklian din ito ng buong buo. Normal lang ang magselos. Parang sinasabi lang yan na mayroon kang pinapahalagahan at mahalaga sa'yo. Pero dapat alam mo rin kung paano ito kontrolin. Kasi ang sobrang selos, nakakasira yan. Laging tatandaan, importante ang mag-usap. Kausapin mo ang mahal mo. Sabihin mo ang nararamdaman mo at makinig ka rin sa kanya. Ang tiwala ang pundasyon na matibay na relasyon, parang bahay, kailangan matibay ang pundasyon para hindi gumuho. Darating talaga sa punto na masasaktan tayo sa pag-ibig. May mga pangakong mapapako at tiwalang masisira. Oo, masakit. Pero tandaan mo, hindi ito ang katapusan. Ang mga sugat na yan, magiging peklat yan. Magiging paalala yan ng mga aral na natutunan natin. Gamitin natin ang sakit para mas tumibay at mas maging matalino tayo sa susunod. Pag-ibig, respeto, komunikasyon, tiwala. Ang pag-ibig, hindi lang yan puro saya at kilig. May responsibilidad din yan. Dapat respetuhin natin ang sarili natin at ang taong mahal natin. Importante ang komunikasyon. Sabihin mo ang nararamdaman mo at makinig ka rin sa kanya. At syempre, tiwala. Ito ang pundasyon ng isang matibay na relasyon. Kapag nawala ang tiwala, mahirap na yan ibalik. Pagtanggap sa nakaraan, pagyakap sa sarili. Ang nakaraan, parte na yan ng kung sino tayo ngayon. Hindi na natin yan mabubura. Tanggapin natin ang mga pagkakamali at sakit na naranasan natin. Maging mabuti ka sa sarili mo. Alagaan mo ang iyong physical at mental na kalusugan. Dahil ang pagmamahal sa sarili ang unang hakbang para magmahal ng iba. Sa pag-ibig, tayo ay estudyante. Walang perpekto sa mundo. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, matuto tayo sa mga mali natin. Ang pag-ibig ay parang pag-aaral din yan. Maging handa kang makinig, umunawa at magbago para sa ikabubuti ng relasyon.